pinitiwa ng Phoenix Super LPG Fuel Master si Calvin Abueva kapalit ni Magnolia Hotshots Chris Banchero. Bukod kay Banchero, makukuha rin ng Phoenix ang first round 6th overall pick na Magnolia at second round draft rights ng 18th overall pick. Matatanda ang kakapirma lamang ni Abueva ng 3-year contract sa Phoenix. Para naman sa ilang mga netizen, ito ay fair trade at tila pinahahagingan ang trade na nangyari sa bagong San Miguel Beerman player na si CJ Perez. Marami naman nangatuwa sa trade dahil sa reunion ng Pinatubo brothers na sina Abueva at Ian Sanggalang. Sports Balita. Uy! Bumuelo. Pero yun yan, nakaka-excite kasi comeback ito ng ano, Pinatubo brothers sa si Ian Sanggalang, pati si Calvin Abueva. Exciting to para sa mga Magnolia Hotshots na fans. Pati hindi sa mga ibang PBA fans rin na, ayun nga, may bagong team na si Calvin Abueva. At napunta pa siya sa contending team nga rin. Ang nakakagulat lang talaga kasi kakapirma lang parang 2 months pa lang bang nakalipas? Kapipirma lang nito, nag 3-year nga contract extension sa Phoenix. So, ano yung, kumbaga, ano yung naging... Bakit ano naging dahilan? Anong dahilan bakit umabot sa punto na kapipirma lang nitong star player ng Phoenix, bigla nilang binato sa Magnolia. Sabi nga ni Coach Chito, tumawag daw sa kanya yung isa sa mga boss niya at nagtatanong kung gusto daw ba niya ito nga ang si Abueva. At sabi naman niya, sino ba naman tatanggi sa ganitong klase ng player? Kumbaga, grasya na yung lumalapit sa'yo, tatanggihan mo ba, di ba? Kumbaga, kumpara sa Magnolia, napakagandang trade talaga na nangyari. Hindi naman natin sa sinasabing, hindi ganun kalaking kawalan si Chris Banchero. Pero alam naman natin kung anong klaseng laro ang kayang ibigay ni Calvin Abueva. Lalo't alam natin, gutom pa siya sa exposure nga sa loob ng court. So, ang ganda lang ng magiging lineup ng Magnolia sa pagpasok nga ni Calvin Abueva. Tama nga na sinabi ng fair trade do kasi ang Magnolia nangangailangan ng solidong small forward niya. Eh si Abueva ang wingman yung position niya. Tsaka ano to, all around to, tsaka pinakita niya nga lang sa PBA bubble, di ba? Yung pagbabalik ni Abueva. Nakita natin, kasama din siya sa, ano, sa nominated din siya for the best player of the conference, di ba? Pangalawa siya sa statistical race. Tsaka, ang ganda rin ng mayambag niya kasi hindi lang ito reunion kay Ian Sanggalang. Maganda rin abangan yung tandem nila Paul Lee pati ni Abueva. Pero hindi rin hindi rin naman kumbaga nawalan ng ano ng malakas na player ang Phoenix kasi ang kapal dito si Chris Banchero nga na maasahan din siya bilang ano guardian kumbaga may katandem na si Matthew Wright sa ano sa ano backcourt nga. Maganda yung nangyaring palitan pero meron pa akong nababalitaan na may possibility rin daw na etong si Abueva ay mapunta rin sa iba. Kumbaga dadaanan lang niya itong Magnolia. Alam mo naman dito sa PBA, 'di ba? Ganyan naman yung nangyayari. Dadaanan lang eh. Baka may iba pang final destination. Talaga itong si Calvin. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ito na ba talaga yung kanyang final team para sa season 46 ng PBA. Pero para sa mga fans ng Hotshots, eh talagang tuwang-tuwa ito. Oh, there's a reason for you guys to be excited. Kumbaga, maaaring makabalik ang Magnolia Hotshots sa finals ng Philippine Cup na nawala nga sa kanila tulad nung nangyari sa San Miguel. Baka bumalik yung rivalry nitong dalawang team pagdating sa Philippine Cup. Di natin masabi. Ang gaganda ng lineup nila. At least may aabangan na tayong rivalry. At saka may aabangan na rin tayong isa sa mga teams na aabangan natin sa finals. Hindi yung itong dalawa or tatlong team lang na makakapag sa finals. Ngayon, may madadagdagan ng contending teams na kumbaga kahit papaano balanse na yung power sa PBA nga. Tingnan natin kung babagay kay Calvin Abueva ang uniform ng Magnolia Hotshots sa opening ng PBA sa opening, April. Exciting to, partner. Oh.